Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo ngayon? Nagbabalik na naman ako para updates kasi sa another vlog for today's video. Ayan mga ka-viewers, kasi sa last vlog ko na nasa Pampanga po ako, meron po ako mga binag na another brand po ng rep sa Mega Savers. Tapos ngayon ko lang po siya i-upload at na-edit. Kaya ayan, nag-decide ako na i-upload na kasi para at least mga ka-viewers, mabigyan ko pa po kayo ng ideas regarding sa mga refrigerator kasi meron tayong mga fellow ka-viewers na nagre-request ng mga refrigerator na vlog. So ito po yung mga brands pa na hindi ko pa na-upload. So at least pag-uusapan po natin ngayon, Condura po na brand ng ref, Samsung, Sharp, para at least ayan, more ideas na po yung makuha sa akin channel. Mag-canvas na po tayo sa Mega Saver San Fernando, Pampanga. So let's go! So, ito po yung bagong model po na ref ni Condura. So, andito po si Kuya. Ano po pangalan niyo, Kuya? RD. So, ipopromote niya sa atin itong ref na ito kung anong kagandahan. So, sige Kuya, go. By the way, ako nga po pala si Arnie, representative ng Condura. So, i-introduce ko po ang ref ng CBF356 model. Ang cubic niya is around 15 cubic feet. Yes po. Okay. So, kung mapapansin nyo, mas maluwang na po yung loob niya. Totally no frost, even kahit po yung sa baba. Okay. So, three-layer yan. So, mas madami na po yung serves. Mas organized na po. Then, kahit maglagay po kayo dito ng heat, so hindi siya yung surrounding niya, hindi nagpo-frost. Kung ano lang po ilalagay niyo, yun lang po yung magpo-frost doon. So, okay. So, meron po siya tinatawag na self-defrosting system. Okay. Ang refrigerant po niya, o tinatawag na Freon, is RA600 na po. Kung mapapansin niyo po, ito po, RA600. So, siya po yung nagpo-provide ng lamig. So, mas mabilis po yan. Mas mabilis ka provide ng lamig. Then, yung energy consumption po niya is mababa lang. Mga magkano? So, inaabot lang po ito ng mga 8 to 10 pesos per day. Ah, 8 to 10 pesos per day? So, ganun po siya kapi. And then, yung function po niya, meron po siyang mode of lock. Okay, para sa bata. Opo, kung sakaling may mga bata po sa inyo na hindi po talaga mapigilan yung palikutan. So, yung mode of lock na yun, hindi naman po sinabi na hindi na po siya magagamit, malalak na totally. So, yung function lang po, yung sinetting lang po natin. Okay. Meron din po siya tinatawag na super freeze. Super freeze. Yes po, sa mode po niya. Kung sakaling po, maglalagay po kayo ng mga item o mga meats na gusto niyo magpalamig kaagad, pindutin lang po yung function na super freeze. Okay. Ganun din po sa fridge and freezer. Okay. Ganun ma? 10 years po. 10 years warranty. Sa warranty. Ma, magkano tingin mo? It's around 34,000. 34,000? Ah, talaga? Yes po. Ganun lang po siya ka-affordable. Affordable nga siya sa 34,000. Maganda siya ah. Ito po kayo mga no-frost na po ito lahat. Yes po. Yan po yung mga totally no-frost. Model po niya yung CNF271. Okay, ayan. Ayan, ang ganda. So kuya, di ba pare-pares na naman ito tatlo? Presyo lang pinagkaiba sa sukat. So kukuha na ko na lang muna itong loob. Ayan, no frost inverter. Ang ganda po, oh. Tapos yung kanya mga, ano bang tawag kasi dito? Nakalimutan ko. Shelves po. Shelves niya, ano no, parang gray siya, no? Opo. Gray charcoal. So, plastic materials ang ginamit. Oh. And then, meron din po siyang egg tray, complete. Oh. Ang dami na, ang lakang daming malalagyan sa itlog niya. Iba, napakaliit na. Digital boto na rin po ang gamit niya. Ah, digital boto. Yes, meron din po siyang fast cooling, put na tawag. Fast cooling din, yes, okay. Saka large freezer, large chiller na po siya. Sige. Okay, magkano ito, Kuya? From SRP, 25,550. So, pwede na lang. Kaka-cash po natin, 21,495 na lang. Ang ganda, no? Affordable yung mga ref ng Condura, ha? Energy efficient po, 350. Okay. So, ito po yung yellow tag na tinatawag. Rated output po niya is 24 watts lang. So, para ka lang nag-add ng isang electric pan. Ah, ganda. Pwede lang po siya kaliit po kung gusto mo ng electricity. Ah, baba lang talaga. Opo. So, dito na po tayo. Ilang cubic feet kaya ito, Kuya? Wala kasi nakalagay. Yan po is 8 cubic feet. 8 cubic feet. Yes. Magkano ito, Kuya? It's around 3,000. Ganyan yung itsura, mga viewers. Mag-estimate. As yan, 251.
20,000 top on cash. Ah, 20,000 pesos yes, po ito. 8 cubic feet. Tama? Tama po. Ayan, may so, picture ah. Ngayon po yan sa defrosting system. Okay, sige. Meron din po siya 7.1 cubic feet. Tapos pag cash, 17,975 na lang po siya. Same lang naman po yan. Same lang naman po. Ayan, so single na lang to. Kanina doon dalawa eh. Single na lang dito. Tapos may ice maker na din yan. Tapos kaibahan po niya, ito naman po is analog. Kung makapapansin niya, ano yan? Analog type po siya. Analog? Ah, okay. Hindi siya digital yung pindutan, no? Ayan, naiikot na lang po yung adjustment niya. Ayan. So, ayan, ganyan picture na. Ayun. Okay po. Sige, paano po yung next natin? Dito po. Manual type po siya. Manual type. So, hindi to frosting po. Frosting, okay. Yes, pero inverter po siya. Inverter, pero frosting. Ah, may ganun din pala. Okay. Inverter, pero frosting po ito. So, ang ganda. Ang dami yung mapaglalagyan. Ito yung ginagamit pang business. Certified pang business din po siya. Okay. Ang dami pang ganyan itlog. Ganyan. Sura po niya. Ma, magkano po? Ang price po niya from SRP yeah. Is 23,220 lang. Pero kapag in-cash po natin is pag cash po, 20,995 for 8.4 cubic feet. Next natin mga ka-viewers, ito po ang Samsung na twin cooling. Ito po yung highlights natin. No? So ngayon, ito po ang ganda po ng kulay niya, ganyan. Ngayon, check lang po natin yung sukat sa ka-price. Para po sa sukat, bali 13.6 cubic feet. Tapos pagbabayaran niyo po siya in cash, 31,999 po yung presyo. So no pros inverter po ito. Ngayon, tingnan po natin yung loob. Bali, para po sa itsura ng visor, bali ganyan po itsura. Tapos yung adjacent po ay manual. Ayan, hindi po siya digital, no? Ma'am, anyway, kung papansin niyo po yung freezer, napakalubag. Ayan. So, ngayon, punta po tayo sa pinaka-baba naman kasi two-door po ito. Ito po ang ganda rin po ng mga shelves niya. Talaga organized po yung mga ilalagay niyo dito sa loob ng rep ninyo. Tapos, meron siya big vegetable box. Tapos, mga tray shelves. Ayan. So, tingnan natin yung lalagyan po ng itlog. So, sa paglalagay ng itlog, at least 6 pieces lang po yung meron. And so limited lang po yung pwedeng ilagay na itlog. Although maluwag pa naman po yung ref. So again, 31,999 po yan. Ito naman po next natin, ayan. Bali, mukhang magka-size lang po pero mas malaki po ito. Bali, ito ay digital po yung kanya adjustment ng mga function niya. Tapos 16 cubic feet po. Tapos pagbabayaran niyo po siyang cash ay 38,600. Pag installment ay 40,000 plus po yan. So meron na rin po itong water dispenser na easy access pag kukuha po kayo ng tubig. So may child lock naman po ito para at least pag po yung mga anak ninyo hindi mapaglaruan yung tubig dyan kaya may lock po, no? So easy access po sa pagkuha po ito ng water po ulit. So ngayon, ang gagawin po natin ay buksan po natin itong ref. Tingnan natin yung itsura ng loob. So ganyan. So baka nagwa-wonder kayo saan po ikakabit yung water pag magkukuha kayo ng water. So ito po, meron po sila dito parang at least 2 liters po ang pwede may kabit na dami ng tubig. Ayan, so kuha na ko lang po na malinaw na siya. 2 liters po, dito po ilalagay yung water para at least ayon easy access na saka malamig pa yung makukuha yung water. Tapos nire-refill na lang po yun pag kailangan. Ngayon sa tray po, madami-dami naman po mga ikakabit dito sa egg tray niya. At least 12 pieces po na egg tray meron siya. Kasi ito, ayan, tapos meron pa po sa baba. And tingnan pa po natin yung mga features niya. So ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, marami naman pwedeng ikabit po sa rep nito. Built for larger items. So malalaki po mga items ikakabit sa loob ng rep. Kasya po dito. Kasi 16 cubic feet nga po siya. So tingnan na rin po natin ito. Ayan, may chiller na. Easy to slide, so pull out po yan. Tapos, ito po, big vegetable box. Zoom out ko lang mga ka-viewers para makita ninyo yung itsura po ng ref sa malayuan. Anyway, ngayon, ayan, chiller. So, dito na tayo sa freezer naman po ngayon. So, ganyan po yung freezer niya. So, ang ganda po ng freezer, napakaluwag po at madami kayong may lalagay dito. Ang ganda po ng design po ng ref na ito. Gusto ko siya, kung may budget ako, why not? Pwede na natin siyang bilhin sa halagang 38,600 pag cash payment po. So, ang ganda rin po ng kulay niya, kulay black po. So, ganyan sa malayuan. Ayan. So, bagana ko lang po yung shot, ha. Baka type po ninyong bilhin.
Next rep po tayo, body steel. Ito po ay Samsung pa din. So, ang gaganda po ng kulay, no? Ito po, ayan, may pagka-black siya. Tapos, ang sukat po nito ay 15.6 cubic feet. Tapos, ang presyo po pag-cash, 36,199. Tapos, digital na din po pag i-adjust yung mga function ng ref. So, ganito po itsura ng freezer. Same lang po doon sa pinakakita ko kanina. Then, tignan po natin sa baba. And ganyan po siya sa baba. So, ito wala na po siyang easy access na dispenser. Bali, ganyan po. So, ayan. Highlights ko na lang po itsura sa loob. May easy slide. Ganyan. Tapos, yung vegetable box. Tapos, yung built for larger items. Then, ayan. So, ang ganda po na ito, mga ka-viewers. Again, 36,199, 15.6 cubic feet po yan. So, ito naman, mga ka-viewers, 42,000, that's siya 49,995, 17.8 cubic feet. Tapos, may handle po yung ref niya. Then, ang color po ay black. Ang kulay, ayan. So, tingnan natin freezer. So, ito, same lang din po sa kanina pinakita ko. Size lang po yung pinagkaiba nila. Saka ito may handle po yung isa. Nakatago po yung handle. So, 17.8 cubic feet po ulit yung sukat niya. Tapos, ganito po yung itsura sa loob. Ang gusto ko po sa Samsung, maganda po yung mga shelves niya talagang maluluwag. Para po sa akin, okay na po sa akin gantong laki ng ref sa aking dream house. Ang ganda po. Sir, bali ito po yung pinaka-latest na refrigerator ni Samsung, sir, na tinatawag na family hub po. Family hub? Family hub. Okay. Unlike po sa mga conventional lang na refrigerator na walang ganito po, ito kasi sir, ang kagandaan po niya, meron po siyang ano, parang pinang mini tablet dito sa mismo TV po. Mini tablet? Opo, pwede din po siyang TV kasakala. Ang purpose ganito, kasi nito sir, ang benefits po niya is, kunwari, naglagay po kayo ng mga gulay, pwede po siyang lagyan ng set kung kailan po yung expiration rate. Ah, may gana. At the same time din po, sir, pwede din po siyang voice command. Voice command? May voice command din tong ref na to? Kunwari, sir, meron po kayong gustong recipe. Pwede mo siyang i-command, sir, na maghanap ng recipe para sa'yo. Ah, kunwari. Kung masyadong kabisadong inuto yung... Ah, kunwari, carbonara. May lalabas niya ko yung recipe ng carbonara. Ah. At the same time din po sir, meron din po siyang water dispenser, ice cube, tsaka ice crush. Okay, ang dami ha. Yes po. Meron na din po siyang built-in na ano dito sa 4.5 liters na lalagyan ng tubig. Paano? Ito yung nagsusupply dito? Yes po. Ayun yung hanggang 4.5 liters yung pwede niyang may lagay na water. Yes sir. Bali, re-refill mo lang po sir yung pag-generate po niya ng ice cube, tsaka ice crush, automatic na din po. Sana pong bahala magre-refill dito sa taas. Ah, may gawa okay. Ng ice cube tsaka ice crush po. Ay, okay. May ice maker. Ang laki ng ice maker niya, no? Okay. At the same time din, sir. Kunwari, kung ayaw mong buksan yung refrigerator mo, sir, is swipe two fingers mo lang siya na ganyan. Lilito po yung isi-set ng camera sa loob para makita po kung ano naman niya sa loob. Ah, pa kung ayaw nang buksan. Yes po. Ah. Meron din po siya tinatawag na Smart Things apps. Kung sakali, dun po pwede mo kontrolin yung refrigerator mo through using cellphone po. Yung mga lakas ng lamig, ganyan. Ah, kahit wala po kayo sa bahay, sir, pwede mo power siya. Consumption, nakikita din. Yung power consumption kasi natin, sir, kung mapapansin mo, wala pong energy guide na nakaindigit sa mga malalaking refrigerator. Uh-huh. Kasi hindi po tawag dito sa ato. Depende kasi sa paggamit ng refrigerator po yung ano natin. Kasi digital inverter na po sila kung saan. Based na lang po natin sa 30 to 40% na mas matipid po sila compared sa mga no, hindi inverter na ref. Okay. So, in terms of branding naman po sir, si Samsung po yung pinakamaganda naging number one po pagdating sa mga technology. Ah, okay. Pwede kang pakita yung ano, yung pinakaloob niya. Pwede naman. Parang naipit ako. So, dito muna dapat pala bago ito. Okay, so ayan. Ito po yung pinaka-freezer niya, sir. Pinaka-freezer niya, itong bottom. Yes. Ang ganda naman. Tsaka pinaka-fridge. Okay, ang ganda. Ito na, ice maker niya, laki. Ba't may ano dito? Anong purpose niya? Wala lang yan? Bali, automatic na kasi yan, sir. Kung gusto mo siya linisin, sir, pwede mo lang pong tanggalan. Ah, so nalilinis din to? Basta dumanggagaling lahat ng tubig. Yes, okay. Tapos, yung pinakaano niya sir, nagpapalamig sa kanya is technology niya sir, is all around cooling po. All around cooling. Ang kagandaan kasi niyan sir, sa mga ibang refrigerator lang po kasi sa taas lang po yung lumalabas na lamig. Dito sir, kaya niya pong pantay-pantay po yung lamig na binugdugan. Lahat ng per column or per shelves. Yes po, para-paras po yung lamig na nilalabas. So view inside of without opening, may camera nga siya. Sa loob, nakikita yung laman, tapos made from tempered glass yung mga shelves niya. 150 kilos po kaya. At least 150 kilos.
So, maluwag talaga. Ang ganda, no? Tapos, ayun. Ayan. Ang ganda nito. So, ang presyo nito ay maganda din for sure. Ayan. Maganda rin pala ang presyo niya, ha? So, ito siya. 23.2 cubic feet na sukat. 169,995 SRP. Pero pag kinas siya, 128,000. Yes, laki na madi-discount nila na pag-cash, yes, no? Po, okay. So, ito mga pag 12 months payment, credit card. Ito pag talagang... Yan po yung pinaka-retail price niya, sir. Retail price niya. May sunwide price po to, sir. Pero yung kay Mega Saver kasi, sir, mas maganda po yung discount yung namin dito po. Oh, 128. Ang ganda, no? Ganda. Pero ito, ano tong isa? Tapos yan naman po yung white tempered glass po ni Samsung. White tempered glass, no? Yes. Plus inverter. Ilang cubic feet ito? 24.7 cubic feet, 59,000. So side by side po ito, no? Yes. Pero hindi na ito powered by Wi-Fi. Hindi po po, sir. Ito lang po. Ayan lang yung pinaka-ano niya. Bali, all-around cooling lang po siya, tsaka finishing po is white tempered glass. Wala na po siyang water dispenser. Wala siyang water dispenser. Pero same digital inverter technology. Same digital inverter technology. All-around cooling. Okay. So, tempered glass ang front niya, pero ito, saan kaya ito gawa? Matte black finishing po. Matte black finishing. Ito, tempered glass, side-by-side door. Na-ref. Ito po, normal lang po ba ito na-ref? Yes, matte silver po. Matte silver? Talagang freezer naman po siya natin. Okay. Ayan na. Sige natin. Ang freezer niya, sir, is sa baba. Sa baba? Ang ganda rin, ha? Saka din siya. All-around cooling. Ah, so halos all-around cooling naman pala yung ref. Yung ginagamit ni Samsung po, ang kagandahan po kasi ng all-around cooling po, sir, is mas malaki po yung inside ng refrigerator. Mas malaki po yung space. Kaya pa maganda. So, ito yung freezer niya. Sa gilid yung handle. Ayan, sa gilid yung handle. Ayan. So, luwag na ano niya, freezer niya. Maganda. Yung mahilig mag-stack po ng mararaming mga frozen goods. Oo. Maganda. Ayan, dito handle. Sige. So, ganito yung presyo. Silver matte finish. Ito naman. Yan, sir, is purple blue po. Purple blue. Para po sa sukat mga ka-viewers, 9.1 cubic feet po ito. Then ang presyo po pag cash, 21,000 plus po. Para sa loob naman po ng freezer, ganito po itsura. Ayan, may ice max 2 times po yung kanyang tatawag na ice maker. Ganyan. Tapos sa baba po, ay ganito naman po yung baba niya. Ayan, fresh room, easy slide, tapos yung vegetable box. Tapos mga ka-viewers, ganito po yung kanyang shelves dito sa side ng door. Ayan. So again, ang presyo po ay 21,799. Pebble blue po yung kulay. So ito po, medyo malit po. 19,995. No pros inverter. Ganito naman po yung itsura niya. Ayan. So ngayon, at least 150 kilograms po yung weight na kaya niyang buhatin ng kanyang shelf. So ito po, may ice maker na ganyan itsura po ng freezer. Then tingnan po natin sa baba. Ayan. So, okay na po sa akin yung presyo, ha? 19,900 plus. Tapos, ay nga po, no pros inverter na siya. Maganda na rin po itong ref na ito. Affordable pa. Dito naman po tayo sa sharp po na ref, no, mga ka-viewers. So, ito po, meron po dito nakalagay. Sharp 10-tier warranty compressor. So, ito po siya. 7.7 cubic feet. No pros inverter po ito. Ang presyo ay 17,199 pag cash po. So, tingnan natin loob. Ayan. So, ganito picture ang ref ng Sharp. So, meron na din siyang ice making. Ayan. Ice maker. Ang ganda po, oh. Tapos, itong isa. So, sa gilid po yung handle niya. Ayan. So, meron siyang two-way fresh room. So, linawan ko lang po yung shot. Bali, meron po siyang two-way fresh room po na tinatawag. Tapos, mga shelves po. Tapos, vegetables and fruits box. Tapos, ayan po. Anyway, gusto ko lang po i-flex itong kanyang malalagyan ng itlog. Marami-rami pong itlog ang pwede nyo ikabit sa ref na ito. Ayan. Ang ganda po ng Sharp din naman. Sa Japan technology po ito. Kaya okay na okay din po itong ref na ganitong brand. So, again, JTEC inverter na po yan. Tapos, ayan po itsura sa maluyan. Tapos, dito tayo. Same lang naman po ng feature sa pinakita ko. Kaya lang ito, 8 cubic feet. Tapos, ayan na po yung presyo, 18,999. Same lang din po ng itsura sa loob. Ang pinagkaiba lang po ay sukat. So, mas malaki po ito. So, ayan. Meron din siyang fresh room na ang cover po ay light lang. Tapos, ganyan.
So, bagalan ko na lang po yung shot, no, para pag gusto niyo pong bilhin yung ref, at least may ideas po kayo. Then, next po natin, itong freezer, buksan ko na lang sila parehas. Ayan, para makita po ninyo yung itsura ng ref. Zoom out ko lang po. Ayan po, ganyan po itsura sa malayan itong ref na ito. So, zoom in. Ayan. So, okay na okay po itong sharp na ito. So, sarado lang po natin. Ang next naman po natin, meron pa po mas bigger po siya na size. So, ito 8.0 cubic feet. Ito po ay 11 cubic feet. 23,999 pag cash. Ayan po siya. Halos same lang po ng design gaya ng sinabi ko. Ang pinagkaiba lang po ay sukat. So, ganyan po itsura ng loob. Ayan. Dinawan ko lang po yung shot. Ayun. So, ayan po yung mga shelves. Acrylic po. Made from acrylic. Then, yung sa baba. Ayan. So, yung cover lang po yung pinagkakaiba. Yung two-way po na fresh. May dark dark gray sa kamera pong clear. Ayan. So, sarado ka na po ulit since same features lang naman po. Pag po mga may yellow tag, okay naman po yung energy consumption ng mga yan. Kaya, no worries na po sa consumption. Ito po, 9 cubic feet. Ayan. So, ito, ang pinagkaiba po, mas manipis po siya compared po doon sa pinakita ko sa inyo na 11 cubic feet. Pero, mas mataas po ito compared doon sa 11 cubic feet. So, 9 cubic feet, 20,499. Same lang din naman po ng itsura sa loob ito mga ka-viewers. Ayan. So, same lang din po ng egg tray, design, lahat, interior design po nung ref. Ayan. So, ngayon, lipat na po tayo sa kanila mga pangmaharlika po na refrigerator ng Sharp. So, ito po yung unahin natin tong Sharp na 22 cubic feet French door inverter. So, 63,999 po yung presyo niya. Then, apat na din po yung door na meron itong ref na ito. Tapos mga ka-viewers, digital na din po pag i-adjust po yung kanyang mga function or features. Tapos mga ka-viewers, ganito po itsura ng kanyang loob. So, tingnan po natin sa malapitan. Ayan. Ganyan. So, may mga shelves. Tapos may mga pull-out drawer. So, ito po yung freezer nung ref mismo. Ayan. Ganyan po yung malapitan. So, try natin mag-pull-out kung meron tayong maitatry. So, di natin siya makuha. Nakasealed pa po. Ayan. So, ayan. Okay po. Bali, ganyan po itsura niya. May mga pull-out drawer. Then, ito mga ka-viewers, ang galing po. Pag in-open nyo po siya, ganyan. Tapos, ganun pa clean-nose. So, ito po mga ka-viewers, dito located yung kanyang mga vegetable box, chiller, ganyan. Tapos, sa baba naman po mga ka-viewers ng ref, doon po located yung freezer. So, ganito po itsura ng ref sa malayuan. Pag in-open, ganyan siya. Ang dami po niyang organizer. So, sarado lang po natin. Then, ngayon, ito po yung presyo ulit, 63,999. Tapos, ito na po yung adjustment ng kanyang mga features, lamig, ganyan. Ngayon, tingnan po natin yung freezer sa baba. Kasi sa baba po, mga ka-viewers, ay dito po makita yung pinaka-freezer po niya. So, ayan. Halos mga pull-out drawer din po meron ito. Merong maliit at meron po malaki. Tapos po, dalawang ice maker meron siya. So, focus lang tayo sa pull-out drawer. Buksan lang po natin. Ayan. Then, ito pa po. Tapos ito yung mas malaki po na pull-out drawer. Then, ayan. So, ito wag na po kasi naka-sealed pa po. So, ito may dalawa po siyang ice maker na ganyan. Kaya madami-daming ice maker po ang magagawa natin. Dahil dual nga po siya. Laki po, no? Next ref po tayo ulit mga ka-viewers. Bali, meron po dito dalawa akong nakitang malalaki din po na ref. Ayan. So, ito po ang... Meron siyang tinatawag na ion po na feature. So, ito po pantanggal ng bacteria sa loob ng ref. So, meron siya ng 99.9 pantanggal ng bacteria. Tapos, ang price po ay 48,998 pesos. Then, 21.6 cubic feet po siya. Bale, ito mga ka-viewers, ang tawag po sa ref nito ay mega freezer. Ayan. Kasi tignan nyo mga ka-viewers, napaka-huge po talaga ng ref na ito pag binuksan. So, ayan mga ka-viewers, pag binuksan nyo po, ganyan po itsura. So, simple lang naman po yung interior design ng freezer. Tapos meron po siyang pull-out drawer, ayan. Para sa iba pong frozen items. Nagkakabit nyo dyan mga ka-viewers. Tapos may ice maker na din po siya. Ayun. So, syempre ayusin na lang po yung pagkakabit ng ice maker. Tapos sarado lang po natin siya. Then, tingnan po ulit natin sa baba naman. Tingnan natin itsura. Ito po mga ka-viewers, gusto ko yung design niya. Simple lang po yung kanyang mga shelves, ganyan. Wala naman po masyadong ek-ek. Kaya, ayun, madali naman pong hanapin yung mga items po na ilalagay nyo sa loob.
Gaya po nito, ayan, may vegetable box. Tapos, ayan, no. Flex ka lang po yung kanila egg tray. Ayan, mga ka-viewers. Madami-dami pong eggs ang pwedeng ilagay sa ref na ito. Tapos, ayan po, mga shelves po ulit. Laki po niya, no. So, zoom out ko lang po para mas makita niyo po sa malayo yung itsura ng ref. Kasi po talaga malaki po ito sa personal pag pinuntahan niyo po dito sa Mega Savers. Tapos mga ka-viewers, next rep naman po tayo kasi meron dito kulay. Maroon naman po itong isa. Tapos same lang naman po sila halos din ang laki. Ito po, 23.2 cubic feet. No cross inverter. Tapos 46,499 po pag cash payment. Tapos may iron din po ito na fixtures. Anti-bacteria din po. Mga ganon. So ganito po itsura ng kanyang pinaka-rep. Malaki din po yung freezer neto. Dual ice maker po meron siya. Ayan. Tapos ito mga ka-viewers ay hindi ko lang maintindihan kung para saan po yon. Basta meron po. Siguro ibubuhos po dito ang tubig dyan sa ice maker doon. Tapos may pull-out drawer din po. Ang ganda po kasi spacious po. Ayan po yung lagi kong sinasabi. Okay po yung design ng ref ng Sharp. Tapos ito din po yung sa baba. Parehas lang naman din po nung isang pinakita ko. Highlights ko na lang din po para kung gusto niyo po ipabili ito o OFW po kayo, di makauwi. At tataypan niyo po yung ref at least. Makita niyo po yung pinaka-itsura nung loob ng ref. So again, ayan po yung presyo, 46,499 pag cash payment. Ngayon, layo lang po ako para ma-appreciate niyo po yung ganda nung refrigerator. And ayan mga viewers, marami na rin naman tayong mga ref na na-features po sa Mega Savers. Lalagay ko na lang po sa description box po yung link na mga yun para at least ay makakompare niyo po yung presyo. Saka ayun, makakita pa po kayo mga ibang design po ng refrigerator na meron si Mega Savers. Tapos regarding naman po sa modes of payment, ayan meron po silang cash payment na mas makakasave po kayo pag cash kasi nagbibigay naman po silang discount. Tapos ay pwede rin pong credit card for installment ng 12 months, ganyan. Tapos meron din po sila mga tatawag na home credit. Ayun, mag-inquire lang po kayo sa Mega Savers dahil marami naman po silang ina-offer para sa mga modes of payment po doon. Ngayon mga ka-viewers, ay hindi ko na rin po papahabayin ang ating vlog. Sana po ay nag-enjoy kayo at nakakakuha ng ideas. Maraming maraming salamat po ulit sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!